Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, narito naman tayo sa isang panibagong pagtuturo ng kaalaman sa ating mga sasakyan. At ang ating ituturo sa oras na ito ay ang ating transaxle. Ang ating transaxle ay binubuo ng ating transmission at ang ating differential. Ang ating transmission ay, kung makikita nyo, ay set ng mga gears. Yan. Merong iba't ibang kombinasyon ng gear. So, makikita natin dito natin makikita ang ating primera. Yan, ganyan. At segunda, tercera, yung sinasabi ng mga driver, yung pagkakambyo ng ating sasakyan. So, andyan ang ating first gear. Yan, kombinasyon. Ating second gear, ito naman, ating third gear, at fourth gear, ang ating fifth gear. So, ito yung kinakambyo natin para mabago ang ating speed from low gear o mababang gear at ang ating high gear na mataas naman at nagbibigay siya ng mabilis na pagtagpo sa ating sasakyan. At meron tayong reverse or paatras na gear, ito yon, itong kombinasyon na yon. Siya yung nagpapaatras ng ating sasakyan. Kaya mapapabilis nating ma-park o maayos ang ating pagpaparking sa ating paradahan. At ito naman ang ating differential. Ang differential naman ay yung final drive gear ng sasakyan. Siya yung pinal na nag-distribute o nagbibigay ng puwersa sa ating mga gulong kasi siya yung panghuling tumatanggap ng puwersa galing sa makina. So, yan ang ating differential. Meron siyang mga gears din sa loob. Okay, papangalanan natin lahat at umpisa natin sa ating transmission. Yan. Sa transmission, meron tayong tinatawag na input shaft. So, itong shaft na to, galing siya sa likod ng makina na nakasalang doon sa ating tinatawag na clutch. So, yung clutch, nagdi-disconnect at nagkoconnect ng power sa ating makina. Pag ang clutch ay nakakonnect o naka-engage sa ating makina, ay nagbibigay siya ng pwersa dito, papunta o patungo dito sa ating input shaft. So, umiikot siya ang ating input shaft. Pag ikot ng input shaft, so, paikutin din ng input shaft. Kasama niya yung mga gears niya dyan sa loob. So, pinapaikot niya yan. Mga gears na yan. So, ito directly, napaiikot niya to, itong gear na to. Yan. So, pagpaikot niya ng gear na yan, mga gear na yan, pero hindi pa sila magbibigay ng pwersa kasi hindi pa siya na ikakambyo. Kasi may prinsipyo ang ating pagkambyo at ang ating pagkambyo ay ginagawa sa pamamagitan ng ating synchronizer. Okay? Na i-detalye natin maya-maya. So, sa input shaft, meron nakalagay ng mga gears. Yan. Yung pinakamaliit, siya yung first gear. Ito yung naiiba, ito yung reverse gear. So, sa pinakamaliit na forward gear, ito yung first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. So, dito sa transmission na ito, o transaxle na ito, ang forward gears ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? At itong mga gears na ito ay may counterpart na mga gear. Ito yung tinatawag nating counter gears. Yan. Sa ating counter gear, may kapartner. So, yung panglima, ang partner niya, yung pinakamaliit dito sa kabila o sa counter gear. So, yung fourth, ito naman. Ito yung third. Ito yung second.
At ito yung first. Itong isang gear na ito, ito ang tinatawag nating output gear. Ang output gear ay naka-mesh or naka-engage dito sa ating ring gear ng differential. So, siya ang magbibigay ng pwersa or output power patungo sa differential. At ito namang differential natin, patungo naman ang output nito sa ating mga gulong or sa shaft, axle shaft or drive axle, ang ibig kong sabihin, patungo sa ating mga gulong para umandar ang ating makina. Okay? So, sa transmission, paano ba nagsishift ang ating transmission? Nagsishift siya or nagkakambyo dahil sa mga synchronizer. Yan. Ang synchronizer ay merong sleeve. Yan. Ito yung sleeve niya. Okay, ang sleeve, kung makikita nyo, ang mga gears natin, meron siyang gears din na maliliit or ngipin para makapasok ang ating sleeve. Yan. So, para ma-engage ang isang gear sa ating shafting, kasi ang gear, hindi siya naka-engage sa ating shaft. So, individual silang umiikot. Hindi siya nakakonekta sa ating shafting or input shaft, okay, or drive shaft. So, sa pamamagitan ng synchronizer, kasi ang synchronizer may limang bahagi. Meron tayong sleeve, meron tayong hub, meron tayong synchronizer ring sa gitna ng hub at saka gear, merong synchronizer ring at meron tayong ditong synchronizer meron tayong synchronizer key. Ito 'yon. So, andyan yan. Hindi ko na lang nilagay po kasi ano na siya, may sira kasi ang ating transaxle. Tino-troubleshoot natin. So, makikita natin yung key dyan. Yan. So, anong mga purpose niyan? Okay, didiscuss natin yan para malaman nyo kung paano ba yung pagkambyo sa loob. Anong nangyayari pag kinambyo mo sa loob yung mga gears. Okay? So itong hub na to, paano to magagalaw? Magagalaw to sa pamamagitan ng ating shift shaft. Yan. Meron tayong shafting na nagkakambyo. At ang shift shaft, meron tayong fork. Yan, fork. Ito yung fork niya. Ang fork niya, doon nakalagay ang ating sleeve. Yan. So, insert natin to para makita nyo. Yan, nakalagay siya dyan. So, pag gumalaw ang ating shafting, halimbawa, pinagalaw mo siya papunta dyan sa unahan at sa huli, okay, papunta doon at dito. So, gagalaw ang ating fork kasi nakalak siya sa ating shafting. Yan. So, sa pamamagitan nito, nakalock siya. Sa pamamagitan ng ating lock pin, yan. Diyan, nakalagay yan. So, nakalock ang ating fork sa ating shift shaft. At, ang ating shifting fork, naka-insert naman siya sa ating sleeve. Yan. Pag naigalaw na siya, yung sleeve naman, papasok o i-engage dito sa ating maliliit na gears sa ating transmission. Yan. So, paano siya mai-engage or maipapasok nang may pwersa ang ating input shaft? Kasi naka-engage siya sa ating makina o sa clutch. So, ang purpose or ang paraan para maikambyo natin yan ay anong ginagawa natin pag nagkakambyo tayo? Yan, tama kayo. Inaapakan muna natin ang clutch
para maikambyo natin ang transmission. Kasi dapat maikat natin o maputol natin ang power ng makina patungong transmission para maikambyo natin ang ating mga gears. So kinaklutch natin or inaapakan natin ang clutch para ma-disengage yung ating input shaft sa ating gear, sa ating makina, ang ibig kong sabihin. Pag naka-disengage na siya, so wala nang pwersa dito masyado, so itong hub na to, nakasama ng ating input shaft or drive shaft, yan. Pag galaw ng ating hub, ibig ko sabihin sleeve, pag galaw ng ating sleeve, mag-i-slide siya dyan, pa-slide din siya patungo sa ating gear. Yung ating bahagi ng synchronizer na nasa gitna ng gear at ng ating hub ay peprenohan niya pag pinupush siya yung sleeve, ipupush niya yung key or itutulak niya yung key patungo doon sa gear. So, ang tendency ng ating synchronizer ring ay pigilin ang paggalaw ng ating gear para makapasok ng walang abala ang ating sleeve. So, ganyan. Pag nakapasok, once nakapasok na ang ating sleeve doon at na-engage na, sabay-sabay na sila lahat na iikot. So, nakita nyo yung connection? So, pag sabay na silang lahat, okay, ipasok natin para alisin ko lang to para maintindihan natin. Yan, ipasok natin. Una, yung gear, individual na gumagalaw. Ang shafting natin at ang ating hub ay magkasabay na gumagalaw. Ang gear ay hindi. So, pag nakapasok ang ating sleeve, ay pupunta siya doon sa ating gear. Okay. I-engage ko lang. Natayo natin. Yun. Kita nyo yun. So, pasok na siya sa teeth ng gear or merong yung maliliit na ngipin ng gear. Yan. So, lahat sila ngayon ay gagalaw na. So, itong gear na ito, engaged na siya or konektado na siya sa sleeve, sa hub, sa ating shafting. Kaya, pag tinanggal na natin yung clutch, okay, pag tinanggal na natin yung clutch sa ating o yung paa, pag tinanggal na natin yung clutch at in-engage na natin ang makina sa transmission, yung daloy ng pwersa galing sa makina ay pupunta na sa ating drive shaft or sa input shaft at dadaloy patungong hub. Bibigay naman ng hub sa sleeve at bibigay naman ng sleeve papunta doon sa ating gear. At yung ating gear pupunta na ng counter shaft or output shaft. Ito na yung pwersa papunta na dyan sa kabila. So, ito na ngayon ang magdadrive. So, sabay-sabay sila lahat. Kita nyo? Yun. So, output shaft papunta na dyan sa gear na yan, sa output gear na yan. At dito na siya pupunta sa ating differential. Okay? So, patayuin ko lang yung differential. So, ganyan yan. Yan, ganyan. So, ngayon, maiikot na ng ating differential ang ating mga gulong. So, aandar na po ang ating masasakyan. So, ganyan ang ating natutunan sa mga oras na ito. At sa susunod,
Papakita ko sa inyo ang lahat na parts ng ating transmission and differential para matutunan natin huwag tayong maloko ng ibang mga mekaniko na basta lang sinasabi na may sira ang ating differential at ang ating transmission. So, kailangan nating malaman kung paano pagtanggal at pagtingin natin or pag-inspect kung may sira ba ang isang bahagi ng isang transmission. Yan. So, tip ko lang, pagkatanggal nyo yan, ay tingnan nyo kaagad kung may bitak na o wala nang ngipin ang mga gears. So, yan ang isa sa mga tip natin. At yung iba pa, ay gagawa tayo ng isang video na maglalaman ng mga pag-analisa ng ating mga bahagi ng transmission at differential para malaman natin kung talagang papalitan na siya o hindi. So, salamat na muli. Sana ay magantabay muli kayo sa ating gagawing video. At God bless po sa lahat. At ingatan lahat po. Salamat. At ito na po muna ang basic na mga bahagi o parte ng ating transaxle. Una, meron tayong housing o case, transaxle case. At ito na yung isa. Ito. Yan. At ito yung ating transmission, ito yung ating differential. At sa transmission natin, meron tayong input shaft. At meron tayong bearings dyan. Meron tayong first gear, second gear, third gear, fourth gear, at fifth gear. So, dito sa kabila, itong ating counter shaft or output kasi papunta na siya ng differential. Ito naman ang kanyang mga gears, set ng gears. Sa ating synchronizer, meron tayong synchronizer sleeve, meron tayong synchronizer hub, meron tayong synchronizer ring, meron tayong synchronizer keys, kasi marami sila, tatlo. Yan. Isa, dalawa, tatlo. At sa loob niyan, meron tayong synchronizer spring. Okay? Asan yung synchronizer spring natin? Ayan. Ito siya. Synchronizer spring. So, dalawa yan. Kung makikita nyo dito, shift natin to. Ayan. So, dalawang synchronizer ring magkabila. Kasi pinipigilan niya yung gear. Pag once papasok ang ating sleeve. Yan. At ano pa? Meron tayong reverse gear. At ito yung synchronizer natin sa reverse gear. Ito yung sleeve na merong ngipin para sa ating reverse gear. So, paano siya nag-re-reverse? Meron siyang tinatawag na reverse idler gear. Yan. At ito naman yung kanyang shaft. Reverse idler shaft. Siya yung nagpapagitna dyan para maging opposite ang direksyon ng ating gear. Kaya nagiging paatras ang ating mga sasakyan pag nire-reverse natin. Yan. At ito ang ating differential. Merong bearing siya. Yan. At ang ating speedometer gear. At sa loob ng ating differential, makikita nyo may apat siyang mga gears. Yan yung tinatawag nating itong dalawang malaki ang ating drive gear. At ito namang maliit ang ating pinion gears at siya ay natutuhog ng shaft, pinion gear shaft. At para maikambyo naman natin ang ating transmission, meron tayong mga shift shaft at meron tayong shift fork. Yan. So ang shift fork, tinuro ko na kanina na siya yung nagpapagalaw ng ating sleeve para ma-engage sa ating gear.
So yan lahat-lahat ang parts o basic parts ng ating transaxle. Sana may natutunan po kayo. Salamat na muli sa inyong pag-antabay.